Likas sa atin ang namamasyal sa tabing dagat. Ang iba nga ay naghahanap pa ng mga shells na may magagandang itsura para gawing disenyo at palamuti sa bahay. Ngunit ang paglalakad pala natin sa mga batuhan ng tabing dagat ay may kaakibat na panganib. Lalo na kung hindi tayo magmamasid at tatalasan ang ating pagtingin sa ating nilalakaran at matapakan natin ang nilalang na ito ng dagat. Yan nga ang ating pag-uusapan, ang mga isdang bato o stonefish. Ang isdang ito ay may kakayahang mag-camouflage sa kanyang mga nadidikitang bato o anumang bagay sa dagat. Kung kaya minsan ay di natin sinasadya na ito ay matapakan. Ang isdang ito ay may mga tinik na parte ng kanyang katawan na kapag ang sino man ay natusok ay may kakayahang iparalisa ang iyong katawan at kung minsan ay magkakaroon ka pa ng lagnat nang dahil sa iyong pagkakatusok. Sa kabutihang palad, wala pa naman ang naiulat na namatay ng dahil sa isdang bato. Ngunit sa pagkakatusok mo pa lang, ay makakaramdam ka na ng hapdi at kirot. Ayon sa mga nakaranas at nabiktima ng isdang bato, pinakamabisang paunang lunas ay ang paglalagay ng suka o vinegar sa bahagi ng katawan na natusok o di kaya ay ihian ito. Kaya mas mabuti ang magmasid at talasan ang pagtingin habang ikaw ay naglalakad sa mga batuhan ng tabing dagat. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang video.